isang mapagpalang gano'n na mamuli sa ating lahat mga kabinto. Mamana na naman tayo. Dali dito lang ako mismo sa tapat namin mag-uumpisa. Tatry ko naman papunta doon sa may spot ko sa may Kabakungan. Doon naman yung target natin ngayon. Sana makadali tayo. Kasi tatlong gabi na hindi tayo nakalusog. Gawa ng nag-aantay tayo ng maraling araw nalulusog. Palagi tayo nakakatulog. So ngayon, sinagahan ko na. Hindi na ako natulog. Oras natin 10 PM. Yun, nagpapasalamat nga pala ako sa mga viewers ko dyan at sa mga subscriber at sa mga viewers natin na hindi nag-i-skip ng ads. Sobrang nagpapasalamat po ako. Malaking tulong po yung para sa akin po. Saka sa natin lahat ng apat na pana para nakakita tayo ng isda. Depende sa isda kung anong klaseng isda, ibang pana yung dadamputin natin. Pagbatog, ito lang. Ito maliit lang. Kapag malaking pusit na naman, ting sa ulo natin papanan ito. Ito yung tatlong patusok yung ginagamit natin. Pungan nyo na lang ako. Sana makadali tayo. At syempre, bago tayo mag-dive, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, alam nyo na po, like, share, and subscribe. Yan po ang importante. Subscribe mga ka-adventure. Click nyo lang yung ating subscribe button. At sigurado, manunotify kayo sa mga bagong video na i-upload natin. So, tara. Dive na tayo. Natsambahan natin pagkadungaw ko lang yun o yung ilaw sa may daungan ko yan o sa likuran ko kadungaw ko lang talaga kadudungaw lang ayan. Salamat, andito ka lang pala, hindi ko akalain andito lang pala sa may mismo lang pagdungaw ko. Ayos. Pag ibibigay tayo sa yung gracia. Kaya doon ngayon lang, salamat. Salamat sa biyaya. Salamat sa cuttlefish. Hanap tayo, baka may mga kasama pa. Yun,
Ginagalugad na yung sa likuran ko. Grabe talaga yung kompresor na yan. Walang awa sa mga nagmamanumano. Ayan o, yung may flashlight sa likuran ko. Ayan yung kompresor. Siguro buong Northern Samar, dito lang siguro sa may bayan ng alin yung talamak yung kompresor. Hindi mabawal-bawal. Dala-dalawa yan. Dito yan sa may tapat ng Kalarayan. Grabe. Kaya nahihirapan na kami sa mga isda. Nahihirapan na kami makahuli ng medyo madami. Pusit. Dala-dalawa talaga yung compressor na yan. Kaya hirap na yung isdang bato rito sa lugar namin. Tsambahan ka na lang kung makahuli. Uubra ba tayo dyan? Humihinga sa ilalim. Tayo hindi. Dito lang tayo sa taas. Ang bangka nagaanap ng isda na papanain. Sila lahat ng kasulok-sulokan ng ilalim ng bato, ng butas, ginagalugan nila. Kaya wala tayong kalaban-laban dyan. Matinding habulan. Grabe, ilap ng samaral. Takot na takot siguro. Takot na takot sa mga humihinga sa ilalim. Liwanag pati ng flashlight nila. Buti na lang, nabutan ko pa. Okay. Hanap tayo. Padali tayo ng surahan. Ayan, ganitong isda sana yung marami ngayon kung walang compressor. Sana yung napakarami sana. Kasi nung maliliit pa to, sobrang dami. Sobrang taba ng isda na to. Ang tawag namin ito bakahon. Ayun yung surahan na walang sungay.
another batog. Tatlo na yung compressor. Grabe. Halo-halo na lang. Ano ba yun? Natulog yung katambak. Canoping, tawagin sa iba. Ang lifting na sa taas. Pero malaki na pala. Malalim na kasi. Pag dito kasi sa may parte kabakukan, malalim talaga sa pagkakit dito. Ayan yung beach sa kabakukan. Nasa likuran ko. Gagaya doon sa may spot ko doon sa may Tasbilya na bababaw. Kapitong tipa lang doon. Dito malalim dito. Malakaw, katawag tayo dito sa amin. Rainbow runner. Nadali. Mga kasama pa. Sarap ng tuktok. Sarap pakinggan. Daming bisita ng ano, beach. Buko. Ilan mga isang kilo na. Uwi na tayo. Hindi naman yung compressor sa tapat namin mismo.
Grabe talaga, nakakawalang gana yung mga compressor na yun. Nakakapa, alas dos pa lang sana. Nasa na, walang tayo ng gana na. Madaming compressor. Nakakatamad magpaikot-ikot kapag ka may karibal. So, doon lang tayo sa bahay magkita-kita. Pakita ko lang mga nahuli ko, tapos kiloin natin kung ilang kilo. A few moments later. So ayan mga kanbigar, andito na tayo, nakauwi na tayo. Ingal tayo sa daan natin na matarik. So ito na yung mga nahuli natin. Ayan. Buti lang nakadali pa tayo kahit puro compressor. And ito, pagkadungaw ko lang mismo sa tapat lang mismo ng daungan. Mismo lang pagkadungaw ko, nakita ko na agad to. Kala ko masusundan pa yan. Kala na. Ayan, buti may apat na batong tayo. Ayan, tsaka isang balangawon. Ayan, balangawon tawag namin dito. Tapos may samaril tayo, malaki. Ito, natakot siguro to sa compressor. Kaya pinahabol ako ng pinahabol sa malalim. Kiluhin na natin kung ilang kilo yung mga huli natin. Unahin na natin tong yun na 3.2. Sabihin na natin to, pares lang naman yung kilo na ito. Isang kilo yung isa, 4.2 yung kilo na ito, 170 yung kilo na ito. Ito naman yung kilo na ito, 240. Isabay na natin itong isang pusit kasi wala namang itong kasama. Yun, 2.1. Mayroon na tayong 6.3 kilo. At ito naman, 200. 200 kilo na ito. 0.9. Mayroon na 7.2. At ito, 'yung natin ang isa. Yun. 2.4 yung kilo naman ito. 140 lang ata kilo. Mura to, mura. Yun, mayroon na tayong 9.6 kilos. Bukod pa yung pang-ulam natin. Ito yung pang-ulam natin. Tapos ito. Yun. 1.4. Sakto. 12 kilos lahat yung kabuuan huli natin. Malito yung pang-ulam natin. Mahigit isang kilo. Ito, pang-bibenta na natin ito. Kikita din tayo bukas ng 1,000 mahigit. So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Okay.